Nasaksihan nga natin sa huling kabanata ang matinding bakbakan sa pagitan ni Eve Speed laban kay Itsuki. Hindi nga natapos ang kanilang laban dahil na din sa pagdating ni Hijiri Takao. Nagtanong nga ito patungkol sa master ni Eve Speed. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa patuloy na pakikipaglaban ni Taoka sa mga halimaw sa loob ng Golden Demon Zone. Inisip nga ng ating bida na ipagpapatuloy lang daw niya ang pagpatay sa mga ito nang mas marami pa daw siyang makuhang experience upang mag-level up. And every time daw na tumataas ang kanyang level ay nare-recover ang kanyang MP. Dahil na dito ay magagawa daw niyang ma-maintain ang form niya kasama si Pigimaru na malakas humigop ng kanyang MP. Ipagpapatuloy lang daw niya ang laban at pumatay ng mga halimaw. Sobrang dami ng mga halimaw ang humahabol ngayon kay Taoka. Dagdag pa nga niya na alam naman daw niyang delikado ang estratehiya na ito, ngunit ito lang daw ang tanging paraan upang makasurvive. Kasabay nga nito ay nag-level 2 na nga ang skill na Berserk at magagawa na niyang makontrol ang target na pipiliin niya gamit ang skill na ito. Agad niyang ginamit ni Taoka ang Dark Berserk at ang Paralyze. After nga nito, ay bigla nang may lumipad na halimaw sa itaas nila at ang nakakita nga dito ay si Pigimaru. Kaya naman after nito, ay sumugod niya si Pigimaru at madaling pinabagsak ang halimaw. Inisip nga ni Taoka na magandang combo daw ang Paralyze at ang Berserk. Ngunit hindi pa din daw ito sapat dahil hindi daw nito kaya ang mga wide range attacks. At ang gamit daw niya para sa mga wide range attack ay ang Paralyze at Poison. At para sa mga halimaw naman na lumilipad, ang ginagamit daw niyang skill ay ang Sleep. Makakapag-survive pa nga daw ang ating bida habang ginagamit ang mga skills na ito. Patuloy na ang pagpatay ni Taoka sa lahat ng mga halimaw na nasa kanyang paligid at dahil na dito, palakas pa nga siya ng palakas sa kanyang patuloy na pag-level. Mapapansin nga natin na tila nag-iba na nga ang aura ng ating bida dahil na din sa intensity ng mga kaganapan na nangyayari. Matapos na nito, ay pagod na nga si Taoka dahil na din sa walang katapusang pakikipaglaban nito sa mga halimaw. Punong-puno na nga daw sila ng sugat ni Nasli. Hindi na din daw magamit ang dalawang paa nito dahil sa malubhang pinsala. Matapos na nito, ay biglang ang may dumating na tatlong malalakas na halimaw sa harapan ng ating bida. Wika nga ni Taoka na pasensya na daw para kina Nasli at Pigimaru, ngunit pwede pa daw bang humingi ng huling trabaho ang ating bida. Pumayag naman sina Pigimaru at Sli at handa nga silang makipagbakbakan palaban sa mga halimaw. Masaya nga si Taoka dahil hanggang sa huli ay hindi pa din siya iniiwan ni Sli at Pigimaru. Then after na nito ay inalam na nga nila ang kanilang huling makakaharap. Ang napakabilis kumilos na melee type na wolf monster. Ang halimaw na may apat na paa na may mid-range attacks na gumagamit ng spear. At ang isang long-range attacker na naglalabas ng laser beam. After na nito ay sabay nang sumugod ang tatlong halimaw, tila hindi normal ang mga ito kumpara sa ibang mga halimaw. Wika nga ni Taoka, nagagamitin niya daw ang Berserk sa isa sa mga ito upang madaling mapatay ang kalaban. Agad niyang inatake ng wolf-type na halimaw ang isa sa mga kasama nito. After na nito ay isa na lang ang natira sa mga kalaban ni Taoka at ito nga ay ang wolf-type. At gamit niya ang skill na Paralyze ay madali lang din niyang tinapos ang buhay ng halimaw. After na nito ay bigla nang may lumabas sa panel ni Taoka at inilabas na nga dito ang panibago niyang skill na tinatawag na Slow. Humihingi nga ng tawad si Taoka kina Sli at Pigimaru dahil napagod daw ang mga ito laban sa mga halimaw. Sa ngayon ay ipagpapatuloy na nga nila ang paglalakad upang makabalik na kina Seras. Then habang naglalakad nga sila ay nakaharap na nila ang mga halimaw at tila nakaabang nga kina Taoka. Kaya naman after nga nito ay susubukan daw muna ni Taoka ang kanyang panibagong skill na tinatawag na Slow. At nang ginamit niya ito ay talagang gumawa ito ng napakalakas na puwersa sa buong kapaligiran. Halos tumigil na ang mundo sa kanilang eksena. Inisip nga ni Taoka na sobrang bilis nga daw ang pagbaba ng kanyang MP at sobrang laki ng konsumo ng skill na Slow. Halos mas malaki pa daw ang konsumo nito kesa sa pagsasama nila ni Pigimaru. Matapos na nito ay may umatake nga kay Taoka na isang halimaw, ngunit sobrang bagal na kumilos nito at kitang-kita niya ang lahat ng dalaw. Napansin nga ni Taoka na siya lang ang may kakayahan na kumilos ng normal sa loob ng kanyang panibagong skills. Sinubukan niyang gumamit ni Taoka ng Paralyze, Slow, Dark at Poison.
Ngunit hindi na pumayag ang kanyang status dahil hindi daw pwede magsabay ang iba't ibang skill sa loob ng islo. Bigla lang may umatake ng napakabilis kay Tauka, ngunit nakaiwas naman ang ating bida. Nalaman niya ni Tauka na kapag pumapasok daw sa loob ng kanyang islo sa isang metro, ay nawawala daw ang effects ng islo. At habang sa pagpapatuloy nga ng kanyang skills, ay dito na nga siya nakaramdam ng sobrang pagod. Hanggang sa bumagsak na nga ang ating bida at inisip nga nito na sobrang masama nga daw ang kalagayan niya ngayon. Bumabalik daw ang kanyang buhay at MP tuwing nagle-level up siya, ngunit ang kanyang lakas at pagod ay hindi daw nawawala. Then after na nito, ay ang sumunod na eksena nga ay nakasakay na sa likod ni Eve Speed ang ating bida. Wika nga ni Eve Speed na sa wakas daw ay natagpuan na niya ang kanyang master. Matapos na nito, ay sa paggising na ni Tauka, ay humarap na sa kanya si Seras. Wika nga nito na masaya nga daw sila dahil buhay pa daw si Tauka. Tanong naman ni Tauka na kamusta naman daw si Pigimaru at Slee. Tugon nga nila na mabuti naman ang dalawa at mahimbing na natutulog. Wika nga ni Eve Speed na wala naman daw siyang nakitang malubhang injury sa katawan ni Tauka, ngunit may nais daw siyang sabihin sa ating bida. Dahil noong panahon na hinahanap daw niya si Tauka sa loob ng kagubatan, ay nakatagpo nga daw ni Eve Speed ang mga tao mula sa kabilang mundo. At dito na nga pinakilala ni Eve Speed na nakita nga daw nito si Nakashima, Takao at Itsuki. Posibleng pumunta daw sila sa gubat upang makakuha ng mas madaming experience. Dagdag pa nga ni Tauka, mabuti na lang daw at si Nakashima ang kanyang nakasalubong dahil malaking problema nga daw kapag ibang tao pa ang nakita ni Eve Speed. Posibleng sa mga susunod daw na araw ay makaharap daw nila ang mga tao. At hanggat wala pa daw siyang skills na kayang makapag-counter sa magic ng goddess na kayang baliwalain ang mga skills nito, ay pananatilihin daw niya sa lahat ng tao na patay na mismo ang kanyang katauhan bilang si Memory Tauka. Nagpasalamat nga ng lubos si Tauka sa lahat dahil sa pagtulong sa kanya. Kung sakaling may nakakatandang kapatid na babae lang daw sana si Tauka, ay ganito ang kanyang mararamdaman sa pag-aalaga ni Seras. Tanong nga ni Seras na ilang taon na daw ba si Tauka. Sagot naman nito na 17 years old pa lamang. Tugon naman ni Seras na mas matanda pa daw pala siya kay Tauka dahil siya ay 19 years old na nga daw. Sagot naman ni Tauka na akala daw niya ay 100 years old na si Seras dahil isa nga daw itong elf. Nasaktan niya si Seras kaya naman pinaliwanag na nga niya ang lahat. Na posible nga daw na mas mahaba ang buhay nila sa mga tao, ngunit parehas lang daw sa mga tao ang bilis ng pagbabago ng kanilang mga katawan. Tanong nga ni Tauka na ituturing daw ba siyang kapatid ni Seras. Sagot naman nito na hindi nga dahil si Tauka daw ang hari ng Fly King Squadron. Wala daw siyang intensyon na baguhin ang tingin niya sa isang hari kahit na mas bata pa daw ito sa kanya. Tanong nga nito na hindi daw ba makatulog si Tauka. Sagot naman ni Tauka na nahihirapan nga daw siya matulog dahil sa pagkabaldado ng kanyang mga ugat. Kaya naman after nito ay inalok nga ni Seras ang kanyang binti kay Tauka upang gawin niya itong unan. Dahil ganito daw ang ginagawa sa kanila ng kanilang mga magulang. Sagot naman ni Tauka na kung tunay ngang nag-aalala ito sa kanya, ay kailangan daw ni Tauka na suportahan siya ni Seras sa abot nitong makakaya. Sagot nga ni Seras na makakaasa nga daw si Tauka sa kanya. Matapos nito ay tuluyan nang natulog si Tauka sa tabi ni Seras. At habang natutulog niya si Tauka, ay inisip nga ni Seras na nagawa daw makasurvive ni Tauka sa abandoned ruins. Binuo daw ni Tauka ang sarili nito at nagpalakas ng mag-isa mula sa bangungot na ginawa sa kanya ng goddess ng Alion. Para lamang sa paghihiganti na nais nitong matamo. At ngayon daw ay sobrang mukhang inosente daw ng mukha ni Tauka sa lahat ng problema na dinadala nito. After na nito ay inaantok na din daw si Seras kaya naman ilalapag na nga niya ang ulo ni Tauka. Ngunit na nilapitan nga ni Seras ang mukha ng ating bida ay dito na nga siya nakaramdam ng kakaiba. Matapos na nito ay dito na nga nagkaroon ng kababalaghan sa eksena. At abangan natin sa susunod na kabanata ang pagpapabalik ng goddess sa dating mundo ng mga tao. At ang paghaharap ng witch at ng ating mga bida. Yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.